Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update para po dito sa bagyo na ating minomonitor na ngayon na nga po ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ngayon ay papangalanan na, si Tropical Storm Inday or Bagyong Inday. Dito na nga po yan, ay nakapasok na po yan, nasa 1,600 km east of Palanan, Isabela, Cagayan. Tinataglay nga po nito yung lakas na abot sa 65 km per hour, malapit po yan sa gitna at may pagbugso na abot na 85 km per hour. Mabagal ang pagkilos nito, nasa 10 km per hour at kumikilos ito pa southwestward. Kaya posible nga po na itong bagyong ito ay ayon sa ating mga advanced forecast, na posibleng ito ay patungo dito sa karagatan ng Taiwan. At tumiiral pa rin sa atin yung ating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Asahan po yan sa may malaking bahagi ng Mindanao at ilang parte ng Visayas na posibleng maranasan nga po yung ating pulupulong pag-ulan. Dito naman sa may Luzon area, mapapansin natin yung ating localized thunderstorm ay posibleng makapagpaulan, lalo po dito sa may Metro Manila. Ayon naman sa ating National Oceanic, makikita natin dito, tomorrow, 2 PM po yan, Thursday, ito nga po ay posibleng umabot tayo sa severe tropical storm na posibleng umabot ng 140 km per hour. At pagdating naman ng Friday ng alas 2 ng umaga, makikita natin, mag-intensify ito into 165 km per hour. At posible na nga po itong maging typhoon category pagdating po ng Friday ng hapon. Alas 2 po yan ng hapon at mag-i-intensify pa po yan ng Saturday ng alas 2 ng hapon. Aabot na po yan ng 220 km per hour po yan ayon sa ating National Oceanic. At bahagya nga po yan, mapapansin natin, bahagya pong hihina, aabot ng 215 km per hour. At bago po yan lumabas ng ating bansa, yung ating far line, ito nga po ay hihina pa. At makikita natin itong isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay patungo naman ng Japan at malaki pa rin ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo. Ayon naman sa ating Japan Agency, ito nga yung kanilang forecast track, kung mapapansin natin, Bukas nga po ito mag-intensify pa, posibleng umabot nga ng severe tropical storm. At habang papangat nga ito dito sa may parte naman ng Japan, pagitan po yan ng Japan at saka ng Taiwan, posibleng nga umabot ito ng severe tropical storm. At by Saturday, ito nga po ay posibleng umabot ng typhoon category. Ayon naman sa ating advanced weather forecast, mapapansin natin tomorrow, dito nga po, ito po ay bahagyang lalakas pa. At pagdating po ng hapon, alas 2 ng hapon, ito ay papalapit, nang papalapit na dito sa ating landmass. At yung kanyang kaulapan, yung circulation nito ay umaabot sa eastern section ng Bicol Region at ng Visayas. At by September 9, ito nga po yung ating possible scenario by September 9. Makikita nga natin ito, mas nag-intensify pa at makakaranas ng pag-ulan ng eastern section ng ating bansa. Yung low pressure area na kasabay nito nga po, ito nga po ay papangat na dito sa may parte ng Bisaya, Japan. At ito nga po ay posibleng maging bagyo na. Pagdating naman po ng hapon, alas 2 ng hapon ng September 9, mas nag-intensify pa nga itong Bagyong Inday. At pagdating ng September 10, dito nga po mapapansin natin as severe tropical storm. Pagdating nga po ng hapon, alas 2 ng hapon ng September 10, posible na nga po ito umabot sa typhoon category. Then pagdating ng Sunday, as typhoon category pa rin, nasa lupa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating ng September 12, nasa loob pa rin po siya ng Philippine Area of Responsibility as typhoon category. Pagdating naman po ng hapon, ng alas 2 ng hapon ng September 12, yung pinakasentro niya malapit na po sa ating far line. At asahan pa rin po natin, yung pinaka
buong bansa natin ay makakaranas ng pagulan dahil posible nga yung southwest monsoon ay mahila nitong si Bagyong Inday. By September 13, asahan nga natin pinaka-sentro nito ay nasa power line na mismo, no? Nasa pinaka-guhit na ng ating power line. Pagdating naman ng alas 2 ng hapon ng September 13, ito nga ay posible yung pinaka-sentro nito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. By September 14, ito nga po ay halos stationary, almost stationary yung pinaka-position niya. At makikita natin makakaranas tayo ng mga pagulan at may mga makakapal na kaulapan dito sa may ating karagatan. At pagdating ng September 15, dito nga po mayroon tayong bagong posibleng low pressure area sa labas ng ating bansa. Habang papangat na nga papuntang Japan, itong nasabing si Typhoon Inday. Pagdating ng September 15 ng hapon, yung ating low pressure area dito sa labas pa rin natin Philippine Area of Responsibility by September 16. Ito nga po ay magiging isang ganap na bagyo, no? Ito nga po ay magiging isang tropical depression na sa labas pa rin ng ating bansa. At by September 16 ng hapon, no? Mga alas 2 ng hapon, makikita natin nga. Ito nga po ay posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung mapapansin natin, ano, ito nga po ay may posibilidad na pangat pa rin. Again, ano, ha, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan dahil mahaba nga yung range ng ating advanced weather forecast. Malaki pa po ang posibilidad na magbago itong nakikita natin sa ating mga minomonitor na posibleng sama ng panahon. Kaya manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para sa mga posibilidad na pagbabago itong nakikita nating posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.